What's up guys, welcome to my video channel. Today is magta-share ako ng aking point to point gamit ang bandwidth management. So sa previous video ko is naturo ko kung paano ginagawa ang point to point o P2P gamit ang Tenda 03, and then na-share ko rin aking setup bakit ako nag point to point, kasi mayroon akong another extra video machine na lagyan ng internet connections. So ang puso ngayon is mayroon akong kapitbahay na gusto mag-connect sa akin, kasi sa panahon ngayon is ang uso ngayon is online class. So dahil gusto niya mag-connect sa aking interconnection and willing siya magbayad, so kinausap ko siya na bibigyan ko siya interconnection pero 5 Mbps lang. So regarding sa amount, kung magkano niya babayaran sa akin is sa akin lang yun. So ang problema lang noon na in-encounter ko dito is paano ko siya bibigyan ng interconnection na may limit. So gagamit ako ng 10.03 point-to-point, pero ang tanong ko doon is paano ko siya bibigyan ng internet connection na 5 Mbps. So nagtanong ko sa iba is ang common sagot nila is gagamit ako ng Microtech, and then ang problema doon is hindi, wala pa ako idea sa Microtech at saka hindi ko pa siya inaaral. So, naghanap ako ng alternative na way paano ko siya lilimitan yung bibigyan ko ng interconnection. So, sinubukan ko gumamit ng router na may bandwidth management, and ang good news nito is gumagana. So, naisip ko guys na kahit wala pala ka, idea regarding sa Microtech, is pwede mo pala gamitin yung router na may bandwidth management. So, sabi ko is pwede pala ako mag-start na aking extra business gamit ang point-to-point, yung magbibigay ko ng internet connection sa mga aking mga kapitbahay gamit yung point-to-point na may magbayad sa akin ng monthly. So, ayun is kahit wala akong Microtech o wala akong alam sa Microtech router kung paano siya gamit, is okay lang pala na gumamit ako ng router ng by bandwidth management. So guys, ang i-share ko lang is yung ang aking setup na may kasamang P2P sa aking kapitbahay. So bibigyan lang ko ng idea paano yung setup ko. So to guys, no? Previous video guys, na-share ko na mayroon akong extra vendor machine na ginapoint-to-point ko. Yan ang reason bakit ako nag-point-to-point, kasi para malagi na internet connection ang aking isang window machine. So later on is meron akong kapitbahay na gusto mag-connect sa akin para sa online class ng kanyang anak. So nag-usap kami is bibigyan ko siya na 5 Mbps. So yung about sa monthly is hindi ko nasasabihin kung magkano yung babayaran niya. So meron pa ako isang kapitbahay na pending pa, so hindi pa nakapag-decide kung mag-connect sa akin o hindi. So, ang problema lang kasi dito is meron ko 30 Mbps dito sa main AP ng P2P. So, paano ko sa lilimitahan dito papunta dito sa client na ang itatapon na internet connection is 5 Mbps, kasi meron akong 30 Mbps na ISP. So, paano kung bibigyan na 5 Mbps lang yung itatapon na dito sa client? Kasi itong AP ko is 30 Mbps yan. So, yung nahanap ko yung alternative solution sa problema ko ay gumamit ako ng router na bandwidth management. So, meron akong ginamit na Tenda S11. So, bakit Tenda S11? Is meron siyang bandwidth management, and then nag-decide din ako na bumuli ng router na may gigabit. So, ang Tenda S11 is may gigabit port. So, maganda kasi yung may gigabit port o may gigabit router, kasi maganda yung transmit ng data. So, nangyari ito is from the ISP o Philippine Fiber 10 Mbps papunta sa SA11, ito yung magbibigay ng bandwidth control sa mga antenna. So, dito rin nakakunik yung mga tao sa bahay sa router na to. So kung makikita nyo guys, bakit meron akong switch after ng 10S11, sunod switch na, kasi ang 10S11 is ang reason ko is
limitado lang yung port niya. Pangalawa is nagdada ko ng switch na gigabit din is para may support din siya doon sa S11. Kasi kung dito lahat sila nakukunay, baka kasi mahirapan yung 10-11 mag-manage na internet connection. So, naglagay ko ng switch para pangtulong lang doon sa 10-11. So, ngayon guys, no, nakakunik sa 10-11. Lahat po yan is makikita sa S11. So, ang tanong dito is, paano ko siya limitan? So, dapat una is, so, ang ginawa ko pala guys, no, so, ISP, and then, 10-11, then router, switch. So, lahat ng switch dyan, nakakunik yung AP, pati yung bindong, tapos, yun. So, lahat yan nakakunik yan, lahat yan, tatlong 10-3 is makikita yan dito. So, ngayon guys, is ipapakita ko no yung paano sa iba bandwidth management itong tatlong antena. So, ngayon guys, ang gumagana ngayon is dalawang antena lang kasi yung pangatlo is pending pa. Itong dalawa lang yung P2P. So, ang advice ko lang guys, bago kayo mag-setup ng P2P is itong antena na na-deploy nyo is kailangan palitan yung device name or lagyan na tandaan yung MAC address nito sa likod ng antena para pagdating sa 10-11 is alam nyo agad yung kanino yung antena yung makita kasi sa kwan sa bandwidth management yung list na nakakunik sa kwan internet sa P2P. So, bago kayo mag-deploy is kailangan nyo na palitan yung device name or tandaan yung MAC address para mas madali nyo ma-identify yung kailangan nyo yung bandwidth limit. So, ngayon guys is ipapakita ko yung paano ko siya ginagawa. So, ngayon is punta sa browser. And then, papasukan ko yung admin GUI ng ating 10-03. So, ganyan. And then password. Password is okay, nakapasok na tayo sa ating admin account sa GUI. So sa ating makikita yung sa paano tayo mag-bandwidth control dito sa router. Ang gawin, hanapin natin yung bandwidth control ito. Okay. So guys, dito lahat nakikita natin na connect, no? So, ito yung aking 10-13 na dalawa. So, dahil di ko napalitan yung device name dun sa gidiplay ko, is ganito yung device name. So, at least, ngayon yung problema ko dito is paano ko sa may identify kung saan dito yung window machine pati yung client. So, ang gagawin ko lang is kung may time, babalik ako doon, ititinan ko yung MAC address ng antena or yung, o pwede ko rin palitan or kaya itry ko rin via speed test. So, dito sa aking 10-11 is nakakuli ang aking laptop. Ito yung switch na ginagamit ko sa VLAN. Itong orange pa, ito yung window machine sa bahay. So, dito sa kuha nito, 03, yan yung 10-03 na dalawa. So, hindi ko alam kung saan yung dalawang, hindi ko alam saan yung window machine dito na kuha, pero madali lang guys, kasi pili ko puntan doon. Mag-split test lang ako doon. Itong Redmi is aking cellphone. Ngayon guys, is papano ko sa limitahan, dito lang guys, no? Dito. I-click natin dito, kasi mayroon download pati upload. So, dito is mayroong kuha, kung pag 512 KB, gaya na sabi ko guys, so magkaiba yung big letter KB slash kilobytes pati kilobits, kasi kilobytes is capital KMB, yung kilobits is capital yung K, small letter yung B. So sa previous video ko is gi-explain ko nito regarding dito. So kung gusto yung limitan is dito manual unit,
Ang gusto mo lang is 5 Mbps. So yung na-test ko sa isang pag-ilagay ko ng 550, so nasa sa 4 to 5 Mbps yung speed na may bibigyan na doon sa kwan. So halimbawa guys, no, na-identify nyo yung kwan, halimbawa nakalimutan yung mag-device name, palitan doon, tapos nakalimutan yung palitan yung device name, tapos pero na-identify nyo, no, kung kanino yung kwan is pwede nyo dito i-rename, click na lang dito and i-rename. So i-assume ko na ito yung sa vending machine ko, lagi ko nito vending, second window. Then, ito yung sabi ko, Sarista Restore. Kasi yung nag-connect sa akin is, mayroon siyang sariling Sarista Restore. So, tandaan nyo guys, no, bago yung mag-deploy, pag setup nyo sa isang 10.03 na client ninyo is, palitin nyo agad yung device nyo. Para pagdating dito, sa band controls, ma-identify na agad. So sa akin kasi hindi ko napalitan kasi ngayon ko lang natutunan nito na so medyo nahirapan na mag-identify. So ako na bahala mag-discarte dito kung paano siya identify. So at least guys, no, nalaman niya paano sa bandwidth limit, no. So tandaan dito lang guys, mag-bandwidth limit. Diba itong Sarista Store na naka-P2P, gusto nyo gawin yung 5 Mbps, set up nyo lang dito. So guys, hindi ko siya na-setup ngayon kasi bago ko lang na-deploy yung isang antena. So bago lang siya nakikonnect sa akin. So mamaya is limitan ko ito, tapos i-try ko speed test dun sa kanila kung 5 Mbps yung 5 Mbps yung na-receive nila. So ibig, so hindi nyo kailangan may protect, no? Itong router lang pala, itong router na may bandwidth management is enough na ito para maka setup ko ng P2P. So maganda ito na dagdag extra income sa mga bahay na gusto may connect, na gusto nila bigyan na 5 Mbps, kasi ang 5 Mbps is enough na yan para sa online class. Minsan nga ni kaya na mag-connect ng mga 4 to 5 devices. So balik tayo dun sa demo. So ang ginamit ko dito is 10.03. bakit 10.03 is ganap kasi ako ng budget mail, so mas mura ang 10.03. and then yung area na paglalagyan ko is hindi naman kalayuan, so ang 10.03 is 5 kilometer. So guys, kung gusto nyo maglagay na ng P2P is identify nyo yung area, baka kasi marami kayong access point doon, marami kayo na mayroong access points. So advice ko lang guys, para hindi wala kayong frequency disturbance is gumamit lang kayo ng mga antenna na may 5 GHz para maganda yung tapo na internet connection. Pero kung di naman crowded doon sa area nyo, hindi masyado matao, wala rin masyado mga antenna access point na marami, is okay na itong 10.03 na 2.4 GHz. Ideal yung 5 GHz pag medyo malayuan, and then kung marami mga antenna, possible kasi yan na magkaroon ng frequency disturbance. So hindi na yung internet connection na ibibigay na sa client. So mas maganda gagamit kayo yung mga antenna na may 5 GHz. So hopefully guys, no, meron kayo natutunan sa aking video. Kung yun ang kaya natutunan is pakishare naman, pakilike ang ating video, and pakisubscribe naman, and pakishare naman sa mga gusto matuto. Kung meron akong mali sinabi dito is pwede nyo i-correct, and meron kayo gusto idagdag na idea is pwede nyo i-comment sa below. So hopefully guys, no, kasi maganda kasi na bukod sa meron tayong another window dito is meron tayong another extra income, yung P2P. Ligas kapitbahay, and then kahit hindi kayo, wala kayong alam sa Microtech, gumamit lang kayo ng router na may bandwidth management. So ang suggestion ko sana is maganda gumamit kayo ng router na may gigabit. So kayo na bahala nung router na gamit yun. And then itay nyo rin. So suggest ko rin na mayroon another na switch kasi pang support lang dun sa router. Kasi baka kasi kung lahat dito nakakunin sa SA11 sa router na may bandwidth, baka mahirapan siya mag-manage ng data. So at least kung may switch dito is pang dadag support lang doon sa
tinday sila yun. So, it's better na gumamit na ng mga may gigabit port para swabe yung interconnection ng pagbibigyan natin, indalo ng mga interconnection. So, meron ko 30 Mbps, pero dahil stable siya, fiber pa siya, kahit marami yung nag-connect sa akin, hindi siya bumabagal kasi hindi po lahat ay sabay-sabay mag-YouTube, hindi lahat sabay-sabay mag-downloading. So, kaya yun ang 30 Mbps kahit medyo marami mag-connect sa akin. So, hanggang dito lang guys, no? So, thank you for watching.